Yo, what's up guys, malagay po balik. This is John Anthony. And in this video, we're gonna take a look at the Sony ZV-1. So guys, kakatapos lang namin mag-breakfast. Dumiretso kami dito sa park para makapumasyal man lang si Marcus. Makapaglaro ng konti. So, naisip ko na dalhin ko itong Sony ZV-1 para matest out natin yung cinematic footage niya. So, hindi ito magiging official review. Gagawin ko pa yun sa next video. Pero, yun, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung capabilities nitong camera na to na maliit. Okay? Pag-usapan muna natin yung feature niya. So, bukod sa maliit siya, meron din siyang built-in ND. So, hindi na natin kailangan lagyan ng variable ND dito sa unahan. Kasi internal siya, built-in. Itong camera na to ay made for vloggers. Convenient siya dahil meron ng flip-out screen. Tsaka maliban sa maliit, itong Sony A7 III, minsan tinatamad akong dalhin kasi medyo may kalakihan siya at agaw pansin din siya pag nagre-record ako dito sa labas, kagaya dito sa park. Maraming mga tao, mga nagtitinginan sa akin. So, ayun. Kapag ito lang yung dalawang camera, hindi siya masyadong pansin at hindi masyadong nakakaagaw ng atensyon ng mga tao. Ang lens nitong camera na to ay not interchangeable, so naka-fix yung lens niya. Pero ang focal range niya ay 24 to 70, equivalent sa full frames. Para sa akin, hindi ganun ka-wide yung 24, pero okay na din yun kasi pwede ka mag-vlog sa focal range na yung 24. Okay? Meron naman tayong mabibiling accessories na pwede natin lagay dito sa unahan para mas maging wide siya. Nakita ko sa internet, so baka try natin yun sa susunod na video. And sa susunod na natin gagawin yung full review, pero sa ngayon, papakita ko muna sa inyo yung test footage at cinematic video na gamit itong Sony ZV-1. Let's go! So there you have it guys, anong masasabi niyo sa quality nitong camera na to? Para sa akin, sobrang ganda ng quality niya at pwedeng-pwede kong i-replace yung Sony A7 III pagdating sa mga vlogs at yung kapag mga outdoors lang. Pero pagdating sa mga cinematic at saka sa mga client videos, Sony A7 III pa rin dahil wala pa rin patatapat sa full frame quality. Pero pag lumalabas kami, ito yung dadalhin ko para mas convenient. Kaya makikita niyo, magkasya lang dito sa maliit na bag. So, there you have it guys. Thanks for watching. At kung bago ko sa channel ko, please like, share, and subscribe, and hit the bell notifications para updated kayo sa mga future videos ko. And until next time, thanks for watching and see you in the next video.